Welcome back po mga papsi, mga sir, mga master, mga idol. Welcome back po sa aking channel. Ngayon pong araw na to, pag-uusapan natin yung pagka-cuddling. So, iilawan natin sila. Malalaman kung fertile o infertile ang itlog ng ating alagang ibon. So, guys, kung naalala nyo po, itong dalawang ibon ko, ito po yung ginamitan ko ng Vertibird na halos 10 days lang sila is nag-mate sila, so nag-egg na sila. So ito po yung video na ipapakita ko sa inyo. Yan, so 10 days lang po sila dyan nag-mate na sila. So gandang epekta po talaga ng Vertibird. So dito po titignan natin na egg nila. So first time ko rin bubuksan to, titignan natin kung pisana. So nakatakdang mapisanan talaga tong araw na to. Katok-katokin natin, lumabas na si Hen yan para hindi po mabulabog. Up. Up. Uy. Ayun, may dalawang pisana ang galing ng Vertibird. Thank you, Vertibird. So, yan natitirang itlog na yan. Yan po yung ating kakadling o iilawan. So, ang gaganda itlog. Dalawa. Ilang itlog? So, may walong itlog po. Bali-anin na lang pala kasi pisana yung dalawa. So, una-una mga sir, mga papsi. Bago natin hawakan ng itlog, siguraduhin natin hindi tayo humawak ng sibuyas, ng bawang o suka dahil mga ngamoy sa kamay natin. So bago natin hawakan is magugas tayo ng kamay. Ayan. So papakita ko rin sa inyo kung paano, kung ano ba ang dapat gawin pag hawakan ng itlog. So ngayon ang ating kamay ay hawak-hawak muna natin sa seeds para kung ano mga amoy ang meron sa kamay natin, mga amoy seeds lang. So, para hindi mag-epekto dun sa hawakan nating itlog. Yan. Yan po. Yan po, seeds yan. Yan po yung pinapatuka ako. Yan po. Yan, ihimas-himas natin sa seeds para kung anong amoy sa kamay natin, mawala. Tapos, ito po. Nilagyan ko po yung patukaan ng seeds. Dito po ilalagay ang itlog. Po. Yan. Yan po yung seeds na yan. So, ngayon kukunin natin yung natitirang itlog. Yun po ang ating iilawan. Para, yan. Natukin ko muna si Hen. Yan. Kukunin ko pa isa-isa ang mga itlog. Pero dahan-dahan, baka may mabasag. Sayang naman. Dahan-dahan lang mga papsi. Sayang naman, baka may mabasag pa. Ayan. Op. So dito mga papsi, may anim na itlog pa po. So ito po ang iilawan natin. So ito na po yung itlog din mga guys, mga papsi. Isa, dalawa, tatlo, apat, anim. Ngayon silipin din natin ang tatirang dalawang inakay. Oh, iyan na po. Galaw. Tignan muna natin sila. Yan, dalawa, may anim pa tayong iilawan. So, yan po ang itlog nila. Yan. Yung makikita nyo po yung pula-pulang na parang ugat na yan. Yan po ibig sabihin is fertile. Yan po. Yan. Yan. Ay, nakikita nyo po mga ugat-ugat na yan. Yan po. Yan pula-pula na yan. So yan po. Para may mata na. Yan, yan po ibig sabihin positive. O fertile. Yan po ang tawag ng iba. Positive o fertile. So mga papsi, medyo nahirapan ako dito kasi sa totoo lang walang naging infertile eh. Lahat kasi ng natirang itlog is fertile pa. So nahihirapan ako. So naghanap pa ako ng mga previous mga photos ko ng
infertile na ito. So ito po yun. So lahat po nung natitirang anim is yun is fertile. So ang galing talaga ng vertebrate. Galing. Anim pa po is fertile. So ito pong nakikita yung pinapakita kong picture. Ito po yung dati pa. Hindi po yung sa ano. So pinakita ko lang to para ma-demo ko sa inyo yung infertile na egg. So ang galing ni Pico, ni Flirty Bird. Nahirapan ako sa kanya. Naghanap pa ako. So galing-galing talaga. Wala akong masabi sa Flirty Bird kay Pico eh. So balik tayo sa topic natin. So dito makikita nyo wala siyang ka-red. Red or yung parang ugat-ugat. So dito makikita na yellow lang siya. Walang ugat-ugat. So ito is infertile. Yan po. Oh, yellow-yellow, walang kaugat-ugat. Yan po ang infertile. So ayan na po yung anim na itlog. Ibabalik na natin sa kanilang nest box. Isa-isa po natin ipabalik ulit sa nest box nila. Katok-katok. Palisin mo natin yung hen para hindi po siya magalit. So yan po. So mga sir, bago natin hawakan ng itlog, pinakita ko kanina na ihawak nyo muna yung kamay nyo sa seeds para kung ano mo yung nahawakan nyo is hindi humawa dun sa kamay nyo at hindi manibago yung hen. Kasi baka mamaya manibago si hen, iba na yung amoy. So hindi niya na lilimliman yung egg pag ganun na nangyari. So ayan na po. Kinayapin natin ulit. Teka, bumalik siya. Hello. Yan po, naibalik ko na yung anim na itlog dyan. So may dalawang pisa. Yan, namakawakan ko pa yung egg. So yan. Make sure nyo po na wala kayo ibang hinawakan bago nyo hawakan yung itlog. O kung may nahawakan mo kayo, ano, magugas yung kamay, hawakan nyo dun sa bird sheet para hindi mangamoy o may ibang amoy yung itlog kasi maninibago yung hen dun pag ibang mangamoy yung itlog. So maaaring hindi niya nalimliman o itapon niya, ilabas siya sa nest box. Yan. So tignan natin kung babalikan niya. So ayan, bumalik na po si hen. So guys, hindi po porque fertile po nakita natin is mabubuhay na lahat. So may pagkakataon pa rin na mamatay kasi nga yung sa klima or yung mas maliit na daganan na mas malaki. So ayan po mangyayari. So sa baliwalo po mapipisa, gagawin natin na hihiwalay natin o subukan natin i-handpid. Oh, masaya ako kasi halos 8 po ang naging itlog, 2 po pisa, may 6 pa pong kinadling natin kanina. So lahat naman po is naging positive. So bako na baw po talaga ako kay ano, vertebrate. Galing po talaga. Galing guys, subukan nyo rin. So sa ako subok ko na. So try nyo rin po. Sana po mabuhay lahat. So fertile na po sila pero inaasahan natin sana po mabuhay niya. Kasi may pagkakataon, klima po ang papatay naman dun sa ating mga inakay. Lalo na ako nasa labas yung ano ko, lalo na po sa cage ko, sa setup ko ng cage nasa labas. So ulan, maaraw. So sana po mabuhay niya. So ito po yung ibang aking mga alaga. Yan. Apat na pares po ang meron ako. So maraming salamat guys. Maraming salamat po sa nanood. Like and share nyo naman po aking video. Maraming salamat po. God bless po sa inyo. God bless po.